Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At nandito po tayo ulit sa ating munting farm. So kung makita po ay makita po ninyo ay nandito tayo sa ating okrahan. So ayan na nga mga ka-farmers, ilang beses na rin natin itong napitasan. And then nag-pruning na po tayo. So tinanggal natin yung mga dahon dito nga na nakaharang sa daan para mas maganda yung circulation ng hangin, tsaka madali rin sa mga namimitas. Kasi kung naaalala po ninyo mga farmers, nung unang pitas namin ay pahirapan talaga. So gumagapang talaga dito yung mga namimitas. So kinakailangan na rin namin mag-abono rito, dahil kung nakikita ninyo, ayan, hindi puro maganda yung dapat pinapakita natin pag mga ganito na regarding sa mga pananim. Kasi hindi lang lahat maganda yung nangyayari dito sa pagdating sa farming. Ayan, doon na marami siyang namumunga pa rin naman siya. Marami pa namang bunga. Ayan o, kung makikita nyo mga farmers, sinatake na siya ng uod. Ayan, ayan yung mga uod. Ayan yung isang problema natin sa talong. Itong mga uod na to. Ayan o mga farmers. Ayan, wala siya. Ayan, pero pag tinignan naman natin yung bunga talaga, ayan, tuloy-tuloy pa. Ayan mga farmers. Tuloy-tuloy pa yung bulaklak tsaka bunga. So nakarang araw lang nag-harvest dito yung mga tauhan ko or yung tito ko. So bukas siguro baka pag-harvest na ulit kami. And so meron naman kaming kinita dito mga farmers. So yan lang naman yung nakita kong problema dito mga farmers sa ating okrahan. Ito yung mga uod. Itong pangungulot. Ito mga farmers. Ito yung pangungulot ng ating mga dahon. So kinakailangan natin na mag-spray. Saka maraming may nakita tayong mga white flies mga farmers. Yan, yan kung gagalawin natin yan. Merong mga lumilipad-lipad na white flies. Then kinakailangan na rin nating mag abono. So yung iabono natin mga farmers ay complete fertilizer yung iabono natin dito sa ating okrahan. Ayan. Ayan, medyo maluwang na yung dinadaanan natin. Nga pinatanggal ko yung mga dahon dito sa daan, which is maganda naman yung resulta mga farmers, kasi yun nga, hindi na pahirapan yung pag-harvest. Then mas mabilis na natin nakita yung mga insekto na pumupunta or sumisira dito sa ating okrahan. So marami-rami na rin yung na-harvest natin dito mga farmers, pero sa kasamang palad ay mura talaga yung bilihan dito ng okra sa aming area. Kaya yung ginagawa ng ng tao ko dito ay meron kasi sila rin kasi yung yung nagma-market dito mga ka-farmers, yung mga tauhan ko rin dito. So ako na umaalalay lang sa kanila regarding sa mga gastos. Of course technology na tinuturo ko sa kanila, yun yung pinaka role ko dito mga ka-farmers, yung talaga yung technology. And then yung management dito sa ating farm. Pero pagdating sa market ay sila na, kasi mga farmers yung for the information pala ng ang mga viewers natin, yung mga tauhan ko rin dito ay sa market din nagtatrabaho. Kaya mas madali lang sa kanila humanap ng pagbebentahan. Kaya yun, yung ginagawa talaga lang nila dito na yung pagbibinta ay dinadamihan na lang. For example, yung hindi kasi per bundle o per 100 dito yung
yung pagbili sa amin, yung 10-10 piso, yung rin-retail na lang, rin-retail pa lang talaga, na lang pala mga farmers yung ginagawa nila para kumita kita. Kasi kung gagawin namin na per hundreds or per bundle, ay wala talaga kikitain mga farmers. Lalong-lalo na dito sa ano, sa sitaw. Napakamura po yung ano, yung bilihan dito ng sitaw mga farmers. So sa okra, ang pagkakaalam ko, kundi ako nagkakamali, ang bilihan dito ay 20 to 25 pesos per bundle. Yun yung bilihan dito mga farmers. And then sa sitaw ay yun yung pinaka ano, bumaba talaga mga farmers. 12 pesos na lang yung per kilo naman sa sitaw, kasi mga farmers, yun yung talaga yung bumaba. Kaya ginagawa nila ayun, retain na lang talaga para kumita. Sa awa ng Diyos ay yun yung mga kinikita namin dito sa okra at saka sa sitaw. Ayun, yun na rin yung pinapanggastos namin sa talong namin na tanim. So puli mga farmers ay makarecover. So actually hindi pa naman to patapos tong ano tong okra na to. So basically nag-umpisa pa lang ito. So kailangan pa natin itong alagaan. And then management pala sa ano, management lang sa mga insekto na sa sisira dito, sumisira dito sa ating okrahan. So thank you so much sa mga nag-subscribe. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel, and of course don't forget to hit the notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga videos. And paki-share and like and share na rin po. Maraming salamat and magandang araw po. God bless everyone and happy farming. Thank you so much.